Hello mga katrabaho, welcome again sa channel ko. Panibagong araw, panibagong project po tayo. Maglalagay po tayo ng tiles dito. 60 by 60 na tile granite yung gagamitin natin. Papakita ko po sa inyo kung paano ako mag-set up ng tiles na kahit walang tile adhesive na ginagamit. Ayan. Ito yung bike niya. Ha? Yung nag-usok yung pag-usok. Siya pala mga katrabaho, ang flooring na to, kakabuhos na to kahapon, no? Kaya didikit talaga yung ating halo dito kahit na walang tile adhesive. Ito yung gagamitin natin na buhangin, ibibistyle na natin. Sa pag-alaw nito, 1:2 lang yung ginagamit ko pag walang tile adhesive para makapit yung semento sa tiles. Mga trabaho, sa akin sa pag-layout ng tiles, sinisenter ko talaga sa pintuan, no? Para buo yung nasa harap. Yan, para yung nasa gilid at sa makabilang gilid, kahit na ano na lang, siruho na lang yung natira. Basta mas maganda para sa akin na nakasenter talaga yung buo na tile sa pintuan. At saka yung kapal ng dinagdag na natin na halo ay 3/4 inch na lang yan. So nakita nyo yung tansi. Mga trabaho, pag nag-layout tayo ang tansi, dapat kung yan ang level natin, susundin talaga natin yan. No? Para hindi tayo maligaw sa ating ginagawa. Yan. So ayan mga katrabaho, dapat i-check ulit natin kung level ba talaga yung ating nilalagay na tiles, no? Para maganda tingnan at saka level lahat. Yan. Sa paghalo naman, dapat hindi masyadong basa yung halo mo mga katrabaho, dapat tama lang. Kasi pag basang-basa yung halo mo o yung simento, ay pag natuyo yan, medyo mag-adjust yan, bababa yan ng konti. Yan, dapat ang tama lang talaga yung pagkahalo. Pala kung nakikita nyo mga katrabaho, may mga tiles talaga na ang yung kanyang disenyo ay hindi may kakatugma, no? Kaya sa likuran nito, makita mo na may araw dyan. Yan, kung nakita nyo may araw dyan. Kaya isang direksyon na lang yung paglagay ko ng kanyang araw, no? Yan. Kasi may mga tiles talaga na yung mga disenyo hindi may kakatugma. Kaya ang ginawa ko, isang direksyon na lang yung kanyang design. Ayan. Mga trabaho, pag naglagay ka nito, dapat medyo itulak mo sabay press ng paganito. Ayan. Para yung semento kakapit talaga sa likuran ng tiles para matibay yung pagkakapit niya. Ayan. Thank you.
talaga naman mga alam, mga katrabaho, dapat medyo center lang dito. Yan, medyo center lang sa tiles na to. Yan. Para hindi ka na mahirapan sa pag-adjust sa kanya, no? Tansahin mo lang yung kanyang kapal para paglagay mo ng tiles, hindi ka na mahirapan sa pagbukpok, no, ng inyong mallet, kung meron kayong mallet diyan. Yan, dapat tamang tama lang paglagay ng halo. Nakita nyo mga sa gilid na lang kulang, no? Mga siruho nya, kaya tika-cut na lang para matapos na. Sa pangalaga, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutan mong subscribe at mag-press ng notification bell para mag-updated pa kayo sa iba kong video. Maraming salamat po. Guys, maglalagay tayo ng tile grout dyan. Yan, kung nakikita nyo yung joint na yan, magta-tile grout tayo, no, na kulay puti. O anong kulay yung gusto nyong ilalagay dyan. Dapat may tile grout kasi papasok yung dumi dyan pag nagwalis kayo at saka mga likabok. Kaya at mahirap tanggalin. Mas mabuti na lalagyan natin tile grout at pati rin yan sa gilid-gilid nyan para malinis tingnan. Yan, mula dito hanggang doon sa itaas.
Yan. Mga trabaho, ito yung tile grout na gagamitin natin, no? Kulay puti. Sa pag-mimix nito mga trabaho, dapat tamang-tama lang yung tubig mo, no? Para hindi basang-basa. Kasi pag basang-basa, matagal matuyo. Yan. Dapat tamang-tama lang para minutes lang pwede mo nang linisin agad. Tulad nito mga trabaho, pwede nating i-apply yan. Dapat di masyadong basa yung ating pag-mix. Sa pag-apply ng tile grout mga trabaho, pwede kang gumamit ng rubber, no? O tsinilas na hindi na magagamit. Kung anong meron dyan na pwede mong gamitin, o spatula. Ayan. Ayan, tapos na tayo maglagay ng tile grout. Linisin na natin ng basahan na tuyo para malinis tingnan. So, ayan mga katrabaho, tapos na ang paglagay natin ng tiles. Ayan. Sana nakapagbigay naman tayo ng idea sa inyo at nakatulong. Kung nagustuhan mo pong video ito, pa-like, share, and subscribe. And press the notification bell para may updated po kayo sa iba kong video. Maraming salamat sa panonood at magandang araw po sa inyo.